So since tapos na ang ating mga trials and experiments ng vegan longganisa, so ngayon ay gagawa naman tayo ng big batch. So eto, paghaluin natin ang baboy at saka yung pork fat. So hinihiwalay natin ang pork fat at saka pork lean para po consistent ang ating formulation. So mahirap naman yung kung yung baboy na nabili natin is mataba. So minsan fatty yung ating formulation. Pero kung ang nabili naman nating baboy ay hindi mataba, so lean yung ating formulation. So importante na ihiwalay muna natin yung fat, then saka natin i-add ng according to formulation. So ngayon po ay nilagay natin ang phosphate. Yan para i-mix natin kasama ang phosphate hanggang sa lumagkit. Ang purpose ng phosphate is para i-open up ang fibers ng ating meat para madali na ang extraction ng myosin pag naglagay tayo ng salt. So ngayon naman po ay erythorbate ang ating inilagay. So ang erythorbate is antioxidant. Pinapatagal niya ang shelf life ng ating processed meats. Pini-prevent niya ang oxidative reaction. Yan. So i-mix natin ulit hanggang sa lumagkit. Yan, kailangan malagkit lagi at saka i-maintain natin yung malamig na temperature. Otherwise, magkakaroon tayo ng fat separation or fat caps. Yan, or fat rendering. So mix natin hanggang sa ma-distribute yung ating erythorbate kasi masyado yung konti. Pag hindi natin na-distribute, hindi even yung ating yung pagkakalagay niya sa ating karne. So, hindi magiging maganda yung reaction. Merong part na nalagyan, merong part na hindi. So, importante na mamix natin evenly. Yan. So, balibaligtarin lang natin. Halu-haluin natin. Tapos, sunod naman natin yung salt. So, yung salt ang mag-extract ng myosin para maganda ang ating binding. Ang myosin ang protein ng meat na responsible sa binding, para hindi naghihiwa-hiwalay ang ating meat, yung ating karne, yung ating product, yung ating mismong produkto, hindi maghihiwa-hiwalay yan. Yan. So mix natin ulit hanggang sa lumagkit palalo. Kailangan malagkit na malagkit para maganda ang ating binding. Excuse me. So yan, halo ng halo hanggang sa lumagkit. Yan. So paikot-ikutin natin yung banyera para even ang ating mixing. Tapos yung mga ilalim na karne, kuhanin natin at ilagay natin sa ibabaw para ma-even ang ating mixing at ma-distribute na mabuti ang ating asin at ma-extract na mabuti ang ating myosin. Yan. So, mga ilang minutes lang din yan. Mga 2 to 3 minutes. Yan. Haluin pa natin. Hanggang sa malagkit na malagkit, mapapansin nyo, mabigat na siya, mahirap nang baligtarin. Yan, ang hirap na niyang baligtarin, mabigat na. Tapos, itatago muna natin ang ating karne sa chiller para lumamig habang inaano natin ang ibang spices. So, ngayon, paghalu-haluin na natin yung mga ingredients natin. So, una yung vinegar. So, ganito karaming vinegar ang ilalagay ko. Tapos, yung garlic. So, ganito karaming garlic. So, kita nyo, yung vegan is mabawang, tsaka maasin, maalat. Yan. So yan, paghaluin natin ang bawang tsaka suka.
Yan ang nagpapasarap sa vegan longganisa. Sayang to, sayarin natin. Tapos lagay natin tong oregano. Ganyang karami. Tapos MSG. Yan. Tapos paprika. Yan. So magkakasundami lang yung MSG ko, paprika, tsaka black pepper. So i-mix natin para pag hinalo ko dito sa karne ko ay pantay-pantay yung pagka-mix niya. Para hindi na mahirap mag-blend. Yan. Dapat pala mas malaki ginawa ko. Kaya kinuha kong lalagyan para madaling maghalo. Yan. So, lumalapot na siya. Yan. Para hindi masyadong matubig pag hinalo natin sa karni natin. So, yan. Yan ang nagpapakulay sa vegan. Yung paprika. Yan ang nating kailangan ng food color o kaya achuete. So, yan. Ihahalo na natin ngayon sa ating karne. So, ibuhos na natin sa karne. Yan. Then, mix natin until well blended. Yan, mix natin ang mix hanggang sa lumagkit uli siya, tsaka yung ano siya, distributed lahat ng ingredients. Naging uniform. So, ganyan lang ng ganyan ang pag-mix natin.
Yan, malapit nang magpantay. So ayan, evenly mixed na siya. Isalin natin sa isang container para kumasya sa ref kasi hindi kasya sa ref to palanggana ko. Tapos takpan natin at i-overnight natin para ma-absorb niya lahat ng ingredients, ma-fully absorb niya. Tapos bukas natin i-casing tsaka tatalian. So tinikman ko na siya. At ang sarap, juicy, at sobrang malasa. Try nyo. Sairin natin to, sayang. Sarap pa naman niya. Yan, salin ko na siya dito sa isang container para kumasya sa ref. Then bukas, stuff natin, casing natin, then tatalian, ililink. Mukhang okay na siya kahit hindi i-dry eh. Pero compare ko yung naka-dry tsaka yung hindi. Yan. So, sobra. Wow. Yan. Lagay ko pa siya sa isa pang lalagyan. So, takpan natin bago natin tago sa ref. Yan. So bukas ay yaano natin siya, i-casing at tatalian. Tapos i-try natin sa smokehouse. Thanks for watching. Bye-bye. See you tomorrow.